kung ano po maging flow ng magiging aktibidad start tomorrow. Okay, so tomorrow will be the opening of Quezon Day 2022. Ang una ay syempre i-open natin yung mga agritourism fair booth, tapos yung Tagayan booth kung saan it's native, it's a culture, no, of the Quezonian, yung Tagayan booth. Ritual siya, tinatawag natin siyang ritual kasi may mga sinasaalang-alang, may sayaw, kanta, may sistema, may proseso kung paano siya ginagawa. And then meron, i-open din natin yung photo exhibit which will showcase the old photos of Quezon Chess Clinic. And also yung mga lumang itsura ng Kapitolyo. Ito ay bilang pag-alala pa rin kay Manuel Quezon, kasi alam natin si Manuel Quezon ay namatay dahil sa sakit sa tuberculosis. At ito ay nag-coincide sa advokasya ni Governor Helen Tan na yung tuberculosis ay malabanan o masunod. So basically yun yung nilalaman ng first day opening, and then sa gabi, sa hapon may mga short film na ginawa ng mga kabataang Quezonian which will be screened, no. Tapos on the next day, same pa din yung agritourism fair booth, and then yung short film competition, short film screening. Tapos August 19 yung pinakang Quezon Day. Mag-start siya at 7 AM ng Holy Mass, dala-dala sa wreath laying. Tapos dun din gagawin yung free x-ray for tricycle driver, part of the tuberculosis program ni Governor Helen Tan. And then i-relaunch yung chess clinic ng Quezon na matatagpuan sa QMC or Quezon Memorial Medical Center, Quezon Medical Center, because ang gusto ni Gov, may panawagan siya sa mga bayan na yung mga TB dots ng bawat bayan ay tawaging chess clinic para mabawasan yung negative na pagtingin sa mga TB dots at hindi matakot yung mga tao magpunta sa TB dots. Kasi piniisip daw ng mga tao, may stigma na kapag pumunta ka ng TB dots, may tuberculosis ka na. So she wanted all municipalities and cities within Quezon na tawaging chess clinic na lang para hindi siya katakutan ng mga tao. So i-relaunch yung chess clinic ng Quezon province. And then sa gabi, magkakaroon ng dinner meeting yung Quezon Medallion ng Karangalan. The idea is to ma-organize ulit siya at makapag-prepare for next year's awarding. So planning meeting siya. And then on the 20th, iha-highlight naman natin yung mga coconut farmers for the very first ever Coconut Farmers Summit and the Coco Olympics. So it's a day of symposium and discussion on how coconut farmers can avail Coco Levy Fund. So ito, personal na idea ni Governor Helen Tan, kasi gusto niyang makita ng mga farmers ano yung pwede nilang fund na ma-access at ano yung programa ng Coco Levy para sa kanila. Tapos yung Coco Olympics is a soft launching kasi by next year, full-blown Coco Olympics. So when you say Coco Olympics, coconut and Olympics, two words mixed into one, ang ibig sabihin nito ay maglalabanan yung mga Quezonian, pauna magbalat ng niyog, magkayod. So ipapakita yung kultura ng pagniniyog para ma-highlight yung niyog. So yun yung Coco Olympics. Hopefully by next year, full-blown na siya. May competition per municipality, yung mananalo ilalaban per district, yung mananalo ng district ilalaban for the provincial wide. So ang idea is para mga palarong pambayan, pang congress and pang provincial. And then on the fifth day, we'll be having different cultural contests, singing, songwriting, modern dance, creative folk dance, on the spot painting contest. For the reason that we really wanted to cultivate and own the talents of the Quezonian. And this one is in preparation for next year kasi magkakaroon ng kasi yung mananalong songwriting entry, siya yung magiging official jingle ng New Guguan Festival for 2023. And on the night of August 21 will be the award ang lahat yung nanalo, plus ang inaabang launching ng New Guguan 2023. Because lahat ng ginagawa natin for Quezon Day 2022 is a preparation or a sneak peek, pasilip kung ano ang mangyayari sa New Guguan 2023. And may malaking announcement si Governor Helen Tan na isang malaking pagbabago, development at improvement for New Guguan 2023 na kailangan abangan ng mga Quezon. Parang napansin ko ngayon, sir, parang uniform yung bawat bayan. Ano to? Parang lahat ay parehas-parehas. Wala nang gagastusin pa. Ano? Walang gagastusin yung bawat bayan. We provided tents and ark for them.
So it's up to them kung magde-decorate sila sa loob, but definitely it's not a competition. Kasi ayaw ni Governor na gumastos ng malalaking mga bayan for a festival na nasa pandemic pa tayo. So gusto niya ma-maximize yung fund for high impact projects na mas mararamdaman ng tao yung ano. So yan, shoulder yan ni provincial government. Kami na ang gumawa for them. Pwesto na lang sila at maglalagay ng paninda. So simple, because una, nasa pandemic pa. Pangalawa, may mas mga importanteng programa dapat yung bayan at hindi maubos yung pondo for New Bugan Festival. Mm, so basically binabudget yung natitirang pondo. Yes. So ano po ang inaasahan ngayon? This 5D celebration, ano pang mga dapat asahan ng ano to? Limited lang po ba ang gawin? Okay. Since yun namang Lucena ay under naman siya ng kumbaga wala namang masyadong mataas na risk ng COVID. Open naman siya to everyone. However, may mga screening process like vaccination card. Lahat ng pupunta lang yung may vaccination card. And then i-check yung temperature. Tapos may registration online that they can do para makapasok sila. So wala namang limit na, since it's outdoor din naman, so safer naman. Tsaka syempre, pagsuot ng face mask, yun lang. In place naman yung mga PA system namin to remind the visitors of what to do, no, para sa mga social distancing and other health protocols. Sir, panawagan niyo po sa inyong mga kababayan lalo na sa panghikayat ng turismo sa Quezon province. Oh, lagi kong sinasabi that us Quezonians should always be the ambassadors and ambassadors of our tourism. So dapat tayo yung nagpo-promote, because the most powerful tool in marketing is word of mouth. So kailangan ikwento natin anong meron. At yung pagiging proud natin Quezonian, yun yung pinakaunang bagay na dapat natin gawin. Kasi the more that we are showing to people that we are a proud Quezonian, the more that we promote. Kasi ini-embody natin yung buong lalawigan ng Quezon.